muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong mga tahanan. Tayo nga po muli ay natipon upang magkaisa sa ating family midweek service po natin. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong Serve with Compassion. Hango po ito sa ating batayang teksto sa gabing ito. Samahan po ninyo ako sa pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 9, mga talatang 35 hanggang 38 na ganito ang sinasabi. Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pasto. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alaga, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin at magpadala ng mga mag-aani. Tayo pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Sa gabing ito, O Diyos, kami ay dumudulog sa inyo. Muli, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa iyong pagkatipon sa amin sa bawat tahanan ng iyong mahal. Upang muli, Panginoon, mag-alay ng natatanging gabing ito, upang kami ay patuloy na makapagpalakas ng aming pananampalataya at makapagpatatag ng aming buhay manalangin bilang iyong sambahayan. Samahan nawa kami, Panginoon, sa aming pagsamba at paglilay-lilay na ito. Lukuban mo nawa kami na iyong Santong Espiritu. Iwaksin nawa sa amin, Panginoon, ang anumang humahadlang upang ang focus ng aming isip at puso ay nasa iyo lang. Panginoon, buksan mo nawa ang aming mga puso at isipan na pagtatamnan ng iyong mga salita ng buhay. Nawa, Panginoon, mag-usap sa amin ito at upang kami, Panginoon, bilang mga tagapakinig, mapakilos na naayon sa iyong nais at karunungan. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso, maghari ka sa aming mga buhay. Nawa, ikaw ang aming maitaas at mapapurihan sa aming mga pagdadalanginan at pagsasama-sama bilang sa bahay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang pagbibigay po ng mensahe ay isa sa ministry ng ating Panginoon. Ang pakikinig po ng mensahe ay isang pinaka-soul or kaluluwa ng ating espiritualidad bilang kaanib sa isang Kristiyanong pamilya. Ang mensahe ng buhay ay hindi lamang sa panahon ng krisis, hamon, pagsubok o pandemya lamang. Sa panahon lamang na iyon na natin bibigyan ng kalagahan. Mayroon man o walang hamon at mga pagsubok, dapat natin itong pakinggan at pahalagahan. Pagkat ang mensaheng inihahayag sa atin, kung ito po'y marugdob at may katapatan tayong makikinig, hihipuin at babaguhin ito ang ating mga puso, isip at buhay at magbibigay ng pag-asa para sa lahat. Ang paglilingkod ng ating Panginoong Jesus sa isang holistic ministry, hindi lamang siya tumutugon sa pisikal na pangangailangan ng tao, kundi maging sa spiritual. Bahagi sa kanyang ministry ang pangangaral ng mabuting balita, ang pagpapagaling at pangunguna. Pangunguna niya sa buhay ng tao at ng kanyang buong sanglibutan. Nais po ni Jesus ng kanyang mga tagasunod na ito rin ang dapat na gawin, ang makapaglingkod sa kapwa. Hindi lamang basta paglilingkod ito, kundi ang paglilingkod na mayroong compassion, mayroong pagkahabag sa kapwa, ng serve with compassion. Paano nga ba tayo maglilingkod? Una, serve people regardless of place and without prejudice. Ang Panginoong Jesus po noong siya ay nagkatawang tao, naglingkod siya ng walang pinipiling lugar,
walang pinipiling tao, walang pagtatani. Nakawalian na po ni Jesus na kung saan mayroong mga nagkakatipon sa mga sinagoga. Siya po mapasok roon at nangangaral. At ito po ay inasahan din ng ating Panginoon na tayo ay mangaral sa mga taong hapis, sa mga lukha, sa mga taong humahanap ng kaliwanagan sa kanilang pananampalataya, sa mga taong walang pag-asa, sa mga taong nagugutom, sa mga inaapi, at sa iba pang mukha ng paglilingkod na nagpapahayag ito ng paghahari ng Diyos. Pangalawa po, serve in the spirit of compassion. Kilala po natin si Jesus na mayroong kahabagan sa mga tao, katulad ng binanggit sa ating batayang text. Kilala si Jesus sa kanyang healing ministry. Binanggit din sa ating batayang teksto na noong makita ni Jesus ang napakaraming tao, siya ay nahabag sa kanila. Hindi lamang nakita ni Jesus ang kanilang mga kalagayan, kundi nandoon yung kanyang pusong may pagkahabag. Ang salita pong habag ay o compassion ay hindi lamang po basta pagkaawa o pagbibigay natin ng limos sa mga tao, kundi ito po ay isang pagkilos na lumilikha ng bagong buhay at pag-asa sa mga taong ating kinahahamagan. Ang paglilingkod po ni Jesus ay bumubuo sa mga wasak, bumubuhay sa halip na nagbibigay ng kamatayan, nagpapatawad, mapagpatawad at hindi mapagparusa. Sa ating pong kapanahunan, nagkalat ang iba't ibang ideology, mga doktrina ng susulong ng pagkagalit, pagkamuhi at paghihiganti. Naglipa na ang makarasan sa ating kapaligiran. Nariyan ang digmaan. Kaya't ang kanilang mga kailangang isulong natin ay ang mensaheng nagpapabago sa lipunan at nagliligtas na pag-ibig ni Kristo. Dahil ito po ang isinulong ni Jesus Kristo at sa kanyang kapanahon, sa kanyang ministry. Tayo na mga nakikinig ng kanyang mga salita ay marapat ng ating mga tainga ay nakakiling sa puso ng Diyos at ang ating mga mata ay nakatanaw sa ating kapaligiran upang ang mensahe ay magdala sa atin ng tamang pamamaraan ng isang mapagkalinga at mapagmahal na paglilingkod. Dahil ang pagbibigay ng Diyos ng mensahe sa atin ay nagpapakita po ang pagbubukas niya sa ating mga mata sa tunay at realidad o kalagayan ng ating kapaligiran. Hindi tayo namimili ng mga taong paglilingkuran dapat. Marapat na mayroon tayong pantay na pagtingin at pagkalinga sa ating kapwa. Hindi dahil sa malapit sa atin ay higit natin bibigyan ng pansin, kundi lahat ay paglilingkuran natin na mayroong pantay na pagtingin. Tayo na mga nakapakinig ng kanyang mga salita, ang siyang gagamitin ng Diyos bilang kanyang pinakakamay, pinakapaa, pinakamata, pinakapuso, nagagawa at kikilos para sa pagbabago, magbibigay, pagliligtas o kaligtasan para sa lahat. Tayo rin ang mag-e-echo sa mga nais na ipahayag ng Diyos sa kanyang bayan. Bilang kanyang mga anak, marapat tayong maging obedient sa kanyang nais na ipagawa sa atin. Marami po ang mga nangangailangan na ating kapwa sa panahon ngayon. Panahon ng pandemya, panahon ng kalamidad, nakaraan ang dalawang bagyo sa atin ngayon, meron na namang bagyong dumating. Kailangan maging sensitive po tayo. Nandun yung sensitivity natin sa ating kapaligiran, sa kaganapan, sa mga nangangailangan, sa pamilya, sa kapwa, sa komunidad, sa lipunan, at sa mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa panahon po ng kalamidad o pandemya, isa po itong napakagandang pagkakataon na ating tugunin ang karaingan ng ating kapwa. Ang pananampalataya nating taglay ay marapat na maging aksyon ito na tumutugon sa pangangailangan ng iba. Alalahanin natin, walang saysay ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya, kung wala naman itong paglilingkod. May mga times na hahadlangan lamang tayo sa ating pagtulong sa ating kapwa dahil tayo po ay nagiging convenient. Okay na tayo sa ating kalagayan, maayos tayo, may laman ang ating sikmura, may bahay tayo.
papaano po ang iba. Nakakalimutan natin ang iba. Ang mga kapwang nangangailangan, ang mga nauuhaw, ang mga nagugutom, ang mga walang tahanan at tirahan, walang masinuman. Saka lamang natin maaalala kapag tayo po ay walang wala. Sa panahon po ng kalamidad at pandemya man, may mga napakagandang lesson na pinapakita sa atin at ito po ay ang pagdadamayan. Sa panahon po ngayon, napakarami, alam po natin marami ang mga dumadamay sa kanilang kapwa. Dahil ang pagdamay po sa kapwa, inaalis nito ang ating pagiging makasarili, pagiging marangot, pagmamataas, greediness. Inaalis nito ang tabing sa ating mga mata na bulag sa kalagayan ng ating kapaligiran. Pinagkakalooban tayo nito ng kapayapaan, ang pagdadamayan, pagbibigay. Pinagkakalooban nito tayo ng kagalakan, pagiging mahabagin at mapagmahal at mapaglingkod at mahabagin sa ating kapwa. Habang ginagamot po natin ang brokenness ng ating kapwa, nagagamot din ang lahat ng karamdaman na mayroon tayo na nakapagbibigay miserable at kawalang kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Sa panahon po ng kalamidad o pandemya, dito rin nasusubok ang ating pananampalataya at dinadala tayo nito sa mas malalim at mas matatag na pananampalataya. Tayo po ay mga katiwala ng mabuting balita. Marapat po natin ipahayag ito sa ating kapwa. Madama nila ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na pinakatay na pinakamata, kamay, paan ng Diyos at maging buhay na saksi. Nawa tayo ng ating Panginoon maging sa kabila ng ating mga sariling krisis ng buhay at maging sa kabila ng marahas na panahon. Napakarami po nating kapatid na mga nangangailangan. Sabi po ng isang awit, kumuunahin muna natin ang kailangan ng lahat. Ang masaganang lupain ay higit pa kaysa sa kukuunahin muna natin ang sa Kanya'y mahalaga. Sama-sama natin daranasin buhay na kasiyasiya. The love of God is abundant to all. Kung tayo lamang po ay marunong magbahagi sa ating kapwa. It is nice to be reminded that if we focus on what's really important, we would learn that most of the time, if not always, we have more than what we need. We just need to look around us. Marami po ang mga nangangailangan sa ating kapaligiran. Napakarami nating kapatid na nangangailangan ng tulong, hindi lamang sa larangan ng salapi, kundi sa iba't ibang mukha ng suliranin ng bawat tao. Handa ba tayong maglaan ng buhay? Handa ba tayong maglaan ng ating panahon? Handa ba tayong ipahiram ang ating mga tainga upang mapakinggan ang kanilang pinag-iingatan? Upang matulungan ang iba? Handa ba tayong magbigay ng mayroong pagsasakripisyo? Handa ba tayong maglingkod na may pagkahabag sa ating kapwa? Ano nga ba ang tunay na diwa ng pagbibigay natin? Ang tunay po na pagbibigay ay may kasamang pagsasakripisyo. May paghihirap kang dapat maramdaman kapag tunay kang nagbibigay. Kung nais natin matutunan ang tunay na pagbibigay, ay sapat na lamang na tumingin tayo sa krus. Doon makikita natin ang tunay na diwa ng pagbibigay na ginawa ng ating Panginoon. Ang pagbibigay niya ng walang hinihintay na kapalit. Ang pagbibigay na katumbas ay buhay. Ang pagbibigay na naroon ang habag, awa, at pagmamahal. Katulad po ng ating Panginoong Yesus, tayo bilang kanyang iglesia, mananampalataya, ay magpatuloy at manatiling mula sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. At mula sa mga kaganapang ito, ay magkaroon at makadama tayo ng pagkahabag na siyang mag-uudyok sa ating upang kumilos at iabot ang ating mga kamay sa kapwang nangangailangan. Malaki po ang pananagutan natin ng mga nakapakinig ng aral at mga salita ng Diyos. Isa po itong great responsibility
pananagutan po natin. Para ang kamay natin na tumanggap ng biyaya ng Diyos ay dapat din kamay na marunong magbahagi ng biyaya ng Diyos. Huwag po tayong sanang magsawa na gumawa ng mabuti. Kahit ang iba nakikita natin hindi gumagawa ng mabuti. Tingnan natin ang bawat pagkakataon na isang opportunity na gumawa ng kabutihan. Ang tunay na patotoo na tayo'y pinagpala ay kung papaano tayong tumutulong sa ating kapwa. Binanggit ko sa Bagong Tipan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo. Sa Hebreo chapter 13 verse 16. Sinabi na ganito, at huwag natin galigtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Huwag kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y bahagi ng ating buhay. Ang pagtulong natin sa ating kapwa. Hindi lamang tayo dapat nakatingin sa ating sariling kagalingan, sariling kapakanan at sariling pangailangan. Marami ang nangangailangan. Pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo ay makapagdalang habag at makapagdala ng biyaya sa ating kapwa. Pangatlo po, lead people to a life with purpose and direction. Ang pagtawag po ni Jesus sa kanyang mga unang alagad ay inihanda niya sila upang isugo na maging pastol at tagapag-ani. Tinuruan niya sila upang sila ay maging tagapagturo din. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pangangalaga sa kanila. At ngayon ay handa na sila ni Jesus. Sila naman ang dapat na maging pastol na mangangalaga sa mga lupa. Mula sa isang overseer tungo sa mag-aani. Nais ni Jesus po na tayo ay mangalaga din sa ating kapwa at dalhin sila sa isang buhay na mayroong tunguhin, kabuluhan at direction. Sinabi din po ni Jesus na sila ay manalangin upang tumawag ang Diyos ng mga mag-aani. Tayo pong lahat ay ihanda at hinugog ng Diyos upang maging tagapag-ani. Idalangin po natin na tayo ay maging instrumento niya sa pag-abot sa lahat ng mga nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga abag, sa mga may hina, sa mga nagugutom at mga nangangailangan. At ating dalangin sa Diyos na tayo ay maging handa sa paglilingkod at paggamit sa Kanya upang maitatag ang kaharian ng Diyos na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po muli, mga kapatid, ay manalangin. Aming Diyos na tagapaglikha, lumilikha sa amin mula sa aming pagkakamali. Tumawag at pumili sa amin upang maging katuwang mo sa pagtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa. Isang kaharian na kung saan naroon ang pag-ibig, pinagaharian ng pag-ibig, katarungan, kapayapaan. Panginoon namin Diyos, isang pribilehyo sa amin na kami na iyong pinili, tinawag at nakapakinig ng iyong mga aral, natuto, inihanda at hinubog. Nawa dakilang Diyos, hindi kami mag-atubili at hindi kami maging madamot sa pag-aalay ng aming buhay, sarili, tinatangkili ng aming mga panahon para sa aming kapwa na dumaraing mga naghihirap. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang iyong mukha sa bawat pagkilos namin. Na makita ang iyong pag-ibig at presensya sa pamamagitan ng aming pagpapadama nito sa aming kapwa. Tulungan mo kami na tumulong at tumugon sa mga nangangailangan na mayroong kahabagan na katulad ng iyong ginawa. Panginoon, batid namin ang kalagayan ng buong mundo. Kalagayan ng iba naming kapwa.
Tulungan mo kaming maging bulag. Tulungan mo kami na huwag magbulag-bulagan at magbinibingihan sa karaingan ng buong mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga ilaw at pananampalatayang ibinigay mo sa amin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinuhos mo sa amin ay hindi masayang. Kundi ito, Panginoon, ay pag-alabing namin upang sa gayon makita ka sa gitna ng kadiliman. Makita ang iyong nagniningning na mukha sa lahat ng uri ng kadiliman sa aming mga buhay, sa lahat ng pagsubok sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na may katag ang iyong kaharian na nais mo para sa bawat isa sa amin at para sa iyong buong sanglibutan. Na wadakilang Diyos na pumumuli ang aming mga puso at mga espiritual na tangke ng iyong mga banal na salita, mga mensahe ng buhay na patuloy na magbibigay inspirasyon at hamon sa amin upang tumugol at kumilos ng mayroong matapat na paglilingkod at mayroong kahabagan, may pusong nahahabag sa amin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay ng katatagan at kalakasan sa amin sa bawat araw sa kabila ng aming mga pinagdadaanan sa mundo. Maraming salamat na ikaw ang nagpapanatili sa amin. Tulungan mo nawa kami na makahayop, makalakad, makatungo sa bawat daraanan namin sa aming paglalakbay, patungo sa isang bago at magandang bukas, tungo sa isang future na mayroong pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng mayroong courage, katapangan, at katatagan. Hindi man namin makita ang aming mga hakbangin, ngunit sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya, makakalakad kami at makapaglakbay dahil ikaw ang umaagapay sa amin. Kami, Panginoon, ipatuloy mo magamit na humayo para sa aming mga kapwang nangangailangan ng tulong at naglanais na makadama na iyong presensya at pag-ibig. At ngayon, O Diyos, sa aming pansamantalang pagpapahingan, aming ding iniaalay sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Samahan at ingatan nawa kami sa aming pansamantalang nawa, Panginoon, makadama ang aming mga lupang katawan ng muling kalakasan. Ma-refresh ang aming mga isip, ang aming mga lupang katawan. At nang kami, Panginoon, ay mayroong kasiglahan muli na harapin ang bukas at gumanap sa mga responsibilidad na iniatang mo sa amin. Panginoon naming Diyos, sa aming pagtatapos, igawad mo rin sa iyong mga anak ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga. At ngayon ang malanghang ng pagpapala, kalakasan at kapangyarihang buhat sa ating Panginoong Diyos na manilika, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas buhat sa ating Panginoong Jesucristo, at ang walang humpay na pagkasi, pag-iingat at pamamagnubay ng kanyang banal na Espiritu, ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Muli, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, and good night.